Naitaboy na ng militar ang Maute Group sa Butig, Lanao del Sur matapos ang halos isang linggong bakbakan bakas sa bayan ang pinsalang dulot ng digmaan. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Jessica, makaraan nga ang halos sa isang linggo ay na-recover na at nakuha na ng militar ang mga lugar sa Butig, Lanao del Sur na inokupahan at in-takeover nga nitong teroristang Maute Group. Pero hindi ibig sabihin ito ay pwede nang bumalik ang mga residenteng nagsilikas doon. Sa bawat sulok ng bayan ng Butig, kita ang bakas ng digmaan. Pati ang mosking ito nagkabutas-butas sa tindi ng barilan ng mga sundalo at Maute Group. Matapos ang halos isang linggong bakbakan, nabawi na ng militar ang mga lugar na kilugkob ng grupo. They occupied this one. Okay. So dapat naging target siya. Well, protected area naman yung masarap natin yun. Pero kung inoccupied, may threat, di ba? Ito yung isa sa mga lugar dito sa bayan ng Butig kung saan napakatindi yung naging bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at ng mga miyembro ng Maute Group. Mga bahay, mga bintana, nagkawasak-wasak dahil sa ilang araw na putukan. Ang mga yero, daig pa ang binagyo. Sa mga hukay na ituraw, nagkubli ang mga terorista. Habang inaasinta ang mga tropa ng gobyerno, nagkalat ang mga hindi pumutok na M203 at rifle grenade na lubang mapanganib. Pero mas nakakatakot daw ang mga improvised explosive device o IED na itinanim ng mga terorista. Kahapon, isang sundalo ang nasugatan nang matalisod sa wire na kinabitan ng IED. Walang tigil ang clearing operation ng mga bomb expert ng Philippine Army. Pero doble ingat sila. Dandaan natin na buksan. Hindi natin bigla. Iingat. Kasi isa lang ang buhay natin. Pag ganyan? Pag ganyan, dandahan lang. Dandahan-dahan yung pupuksan yan. Dandahan na, boss. Okay. Sisik mo na yung mga edges nito. Baka mayroon naka mga tripwire. So, dandahan yan. Dahil mapanganib pa, hindi pa pwedeng pauwiin ang mga lumikas na residente. Habang nasa loob kami ng poblasyon, dinig pa rin ang paminsan-minsang putukan. Lakad lang tayo sa mga... Sir, ano yan, sir? Sa atin yun. Sa atin yun. Sa lumang munisipyo ng Butig, Watawat na ng Pilipinas ang nakataas. Inalis na ng militar ang Watawat ng ISIS na itinaas ng Maute nung kubkubin nito ang gusali. Insulto sa atin na dapat ito'y teritoryo ng Pilipinas, na dapat ang iwinawagayway dito ay bandila ng Pilipinas. Pinintahan din ng grupo ng salitang ISIS ang ilang tindahan. Ayon sa isang international security analyst, nagsimulang magpakilala ang Maute bilang kaalyado ng ISIS nung makaalyado nito ang mas malaking grupo na Ansar al-Khilafa Philippines o AKP na pinamumunuan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ng Basilan. Mahalaga raw kasi para sa mga grupong ito na kilalanin sila ng ISIS dahil sa usapin ng pondo. Officially na ma-recognize para maging bahagi ka ng caliphate at maging bahagi ka ng caliphate, magkakaroon ng responsibilidad yung ISIS Central na i-maintain ka bilang wilayat nila or probinsya. Dahil kumbaga kung sa Pilipinas meron tayong internal revenue allotment sa mga local governments, magkakaroon ng ganyang klaseng mechanism. Batay sa mga litrato at dokumentong nakuha o manon mga tropa ng gobyerno sa dating kuta ng grupo, lumalabas na ang magkapatid na Abdullah at Omar Kayam Maute ang namumuno sa grupo. Mula raw sa isang kilala at mayamang pamilya ang Maute Brothers. Pinag-aral pa raw sila sa Middle East kung saan nahubog ang kanilang kaisipan tungkol sa extremism. Kilalang negosyante ang pamilya Maute na may construction firm at gun store sa Marawi City. Sa huling tala ng military intelligence, may mahigit 300 miyembro ang Maute sa Lanao area. At may mahigit 100 high-powered firearms kabilang ang mga machine gun, rocket-propelled grenade, sniper, at assault rifles. May tinatayang 50 improvised explosive device pa ang Maute Group, katulad ng pinasabog sa Rojas Night Market sa Davao City at sa convoy ng Presidential Security Group sa Marawi City nitong Martes. Kabilang daw sa mga miyembro ng Maute na lumalaban sa militar ang ilang dayuhan, kabilang ang 2 Indonesian at 5 Pakistani. Kahit naitaboy na ng militar ang Maute Group mula nga sa bayan ng Butig, ay hindi ibig sabihin ito tapos na ang misyon ng mga sundalo. Magpapatuloy pa rin daw ang pursuit operation laban sa mga terorista. Yun nga, June, tapos na yung dyan sa bayan. Pero saan nagpunta yung mga umukupa at mga kinalaban ng militar ng ilang araw? No? Nagtakbuhan na lang sila hanggang sa baka mag-regroup ulit at makapaghasik na naman ng lagim? Yun na nga yung nagiging problema rito, Jessica, nagiging cycle itong problema nito ng Maute Group.
dyan sa Bayan ng Butig. Itong nangyaring operation itong November, Jessica, ay pangatlo na ito, may mga nauna pa. Yung parang Pebrero yon sinundan ng Mayo. So ganun at ganun din, pag hinabol sila, titake over nila yung mga ilang parte ng Bayan ng Butig. Saka naman sila ipuhahabulin ng pwersa ng gobyerno at aalis na naman at babalik din naman. Itong pagkakataon na ito, sabi nila nagkahiwalay-hiwalay yung mga miyembro ng Maute kasi sa likod niya, ng bayan na yan, ay mga magugubat na mabubundok na lugar. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung operasyon ng militar laban sa kanila at ang isa sa mga estratehiya na naiisip ngayon ng pamahalaan ng militar ay maglagay na ng permanenteng presensya ng mga sundalo dyan sa Bayan ng Butig, Jessica. I-enlighten mo nga ako kasi parang sa lugar na yan, sa bahaging yan ng Mindanao, parang may BIFF, meron pang yung isang binanggit mo kanina, yung mga Khalifa, tapos ngayon meron pa ngayon Maute. Ano-ano ba itong mga grupong ito? Iisa ba ang sinusunod nilang kumpas? Lahat ba sila allied sa ISIS? Kasi previous to this incident, no, itong pagtaas nila ng bandila at ng kanilang occupation dyan sa Butig, ang militar hindi ina-acknowledge na meron ng presence ang ISIS sa Pilipinas. Sinasabi ng militar previously, naalala ko, nagpumuporma lang yung mga yan, nagpapakita lang ng willingness na sumali sa ISIS, pero wala pa raw talagang opisyal at formal na koneksyon itong mga grupong to sa ISIS. Nagbago ba with this incident in Butig, June? Magkakaiba yan, Jessica, no? May Abu Sayyaf sa Hulo o sa Sulu, may Abu Sayyaf sa Basilan na nag-iba nga ang pangalan. Ito'y pamumuno ni Isnuran Hapilo na talagang nag-pledge din ng allegiance sa ISIS. At meron namang BIFF dyan sa may bahagi ng Maguindanao. Mm-hmm. At ito nga, itong tinatawag na Maute Group dito naman sa bahagi ng Lano del Sur area. O pare-pareho naman sila mga kalaban ng pamahalaan. Iba-iba siguro yung estilo nila. Iba-iba siguro konti yung ideolohiya nila. Pero pag bandang huli, pag tinrace mo yan, Jessica, yung dugo, yung magkakamag-anak, doon nahihirapan eh. Although walang talagang, pwede mo sabihin na talagang walang formal na connection organizationally yung mga grupo na yon. Pero pagka nagkaroon na ng bakbakan at mga yan at humingi na ng reinforcement mula doon sa kanilang mga kamaanak na nandun sa mga iba't ibang grupo na yan, ay may re-responde at re-responde rin talaga. Actually, itong natawag na Maute Group dito sa nag-occupy dito sa Bayan ng Butig, ang sinasabi, meron pa mga ibang nakibahagi dyan na mula naman sa ibang parte ng Central Mindanao. At inaasahan nga nila, baka mag-react din yung nasa Central Mindanao area, particularly sa Maguindanao, yung tinatawag naman na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Na alam naman natin kung ano yung naging produkto ng grupo na yan. Yan po yung isa sa mga nanambang doon po sa SAF 44 doon. Mm-hmm. Pero finally ba, sinasabi ng militar na oo, ISIS talaga ito? Kasi previously nga, hindi nila sinasabi na oo, meron ng ISIS sa Pilipinas. Ngayon ba, nagbago na yon na June? Medyo nagkaroon nga ng konting confusion dyan nung mabanggit yata ni Pangulong Rodrigo Duterte na parang meron talagang koneksyon o ay may birong kung paano reading doon sa statement na yun ng mm-hmm. Pangulo. No? Pero ang official stand pa rin ng pronouncement ng military, Jessica, ay inspired lang ito ng ISIS. Hindi talaga direktang may koneksyon at tumatanggap ng pondo mula doon sa international terrorist group na ISIS, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan, June Veneracion.